everyone, this is Kat and welcome to our channel. In today's video, mag-unboxing po ako ng ating mic condenser. So, hindi la, and syempre, huwag natin kalimutan yung ating setup and testing. So, let's start. And I'll be right. So, before po natin i-unbox yung ating mic condenser, syempre, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para update kayo sa aming video. So, ito na. Let's proceed to our mic condenser. So, i-open ko na siya, guys. So, hindi ko alam kung paano open ito. Ayan. Okay, guys, just a trivia lang po. Ito po is bagong item po ng Guru Mihar of Lazada. So, check nyo lang po dito yung seller and click, check nyo din po sa baba yung link ng ating seller. Okay, done. Okay, so ito yung kanyang pop filter. So, ito yung pop filter niya. Okay. So, syempre, hindi nawawala yung kanyang manual. Yung manual ng ating mic condenser. Then, next. So, syempre, nakaganito talaga siya para safe. Maliban sa bubble wrap, so, nakaganito talaga siya para safe. But, hindi na siya kasama. So, so syempre, ang kanyang Pro HDT C-203 Pro Microphone. Ito po yun. Ito po yung kanilang MB35 Microphone Stand. So, maliban dito, meron pa po siyang isa. Ito po siya, guys. So, mamaya, makikita niyo po siya kung gano'ng kahaba yung kanilang stand. And then, yung kanyang XLR-35 meters na cable. So, ito siya po. And then, yung kanyang shock mount. And then, ito po yung kanyang microphone sponge cover. So, ito. And lastly, yung syempre yung ating Pro HDT V8 sound card. So, mamaya itetest na natin yung function naman ng ating V8. So, nag-unboxing na tayo ng ating mic condenser. So, next natin is ang ating setup. So, I'll be right back, guys! So, we're back. So, ito po, magsasetup na po tayo ng ating mic condenser. So, ito, naka-prepare na po siya. So, isa-setup ko na lang siya dito. Dito na po. So, first natin gamitin is yung kanyang MB35 microphone stand. So, first, ito, dalawang kasi sila. So, ito yung first natin. Isa-set. I-adjust mo siya dito, guys. Kung ano lang yung, kung saan nakasya yung pagkin yung mga table. So, katulad dito sa akin. So, ayan. So, i-adjust ko na siya ulit. Papalik. Okay. Pag okay na siya, guys. Ayan, safe na siya. Okay. So, next natin, guys, is itong kanyang stand. So, dito, guys, yung black po na part, ilalagay nyo lang po siya dito. And then, ilock mo siya. Ayan. So, pag nalock na po siya, guys, ayan. So, pwede nyo na siyang iangat. Okay. And then, sobrang dalil niya lang. This is yung kanyang shock mount. So, ito po pala, guys, dalawa po yung adjustment niya. So, mamaya, i-explain ko rin po sa inyo. So, ito yung first na pang-adjust niya po. So, iikot mo lang po siya pakaliwa. So, pag safe na, okay na po siya. Pwede mo siya i-ganyan. Depende sa inyo kung saan kayo comfortable. Kasi po kayo, huwag niyo po kalimutan na i-ganito siya. Like this. Lock mo po siya. So, ganyan. So, pwede siya ganyan. Pwede na siya ganyan. Depende po sa inyo kung saan kayo comfortable po sa paglagay po ng inyong shock. Ayan. So, next natin is ang ating Pro HDT mic.
adjust dito kung saan niyo kung mas comfortable alin na ilagay yung ating headphones. So, dito ba, or dito ba. So, much better pag dito siya, di ba? So, pwede naman ganyan, di ba? Okay, so next na natin is yung kanyang puff filter. Puff filter niya po, guys. So, nakaganito siya para mapasok natin yung ating puff filter. So, yun lang yung nandyan. Kailangan para safe na ayusin nyo lang. Okay, so we're almost done na po sa ating. So, ito na siya, guys. And then, syempre, huwag natin kalimutan. So, ito, guys, microphone sponge cover. So, ito po siya. Ilalagay natin siya dito sa ating microphone pag gusto niyo po na clear lang yung boses ninyo. Pag kunwari electric fan po yung gamit ninyo para hindi po marinig yung sounds ng electric fan. Yung background nyo, hindi po magiging electric fan, di ba? So, ito po siya. Yan! So, ito na yung kanyang microphone. So, guys, kanina po pala nakalimutan kong isabihin sa inyo na meron po pala siyang kasamang microphone holder. So, itong microphone holder naman po to, guys, ay sa mga hindi po gustong gumamit ng mga shock mount. Kung gusto niyo po ng microphone holder lang, pwede niyo po i-use, pwede niyo lang po ulitin yung pag-setup niyo, tanggalin niyo po yung shock mount. And kung gusto niyo po itong shock mount, pwede naman. Depende po sa inyo kung ano po yung gusto niyo gamitin. And balon natin is yung ating V8 na Pro HDT. So, yung Pro HDT V8 natin, guys, meron siyang electro pitch bend, elimination, shockwave, MC, dodge, cheer, embarrass, gun, despise, kiss, laugh, clap, play attention, kiss, and songs 1 and songs 2. So, ito po yung mga use po ng ating V8 na Pro HDT 203. Ito po, guys. So, tapos na tayo mag-set up. So, ang gagawin na natin is iti-test na natin kung ano kung gaano kaganda yung quality ng ating Pro HDT mic. So, syempre, mamaya, eto. Ito yung ating wire, which is ilalagay natin siya dito para i-connect mamaya sa ating. Kung wala po kayong ito po, kung wala po kayong V8, pwede po kayong bumili sa Lazada ng sound card para at least ma-use niyo po yung inyong mic condenser. Pero much better din naman kasi kung may V8 kayo para mas maganda talaga yung quality ng sounds and quality po ng inyong boses. So, ayan po, guys, done na tayo sa setup ng ating mic condenser. So, sa next naman natin gagawin is itetest na natin yung quality ng mic condenser ni Guru Mihar. Siyempre, at yung ating VE. So, gano'n pa talaga kaganda yung kanilang mic condenser. So, let's try and check this. So, ito po yung ating V8 na Pro HDT. So, ito po yung micro USB 2 aux, so i-connect na po natin siya dito sa live 1. Okay, so ayan. So pwede na natin siya ilagay kung saan. I-connect na natin siya sa inyong mga cellphone. Where's the cellphone ko? I-connect ko na siya sa cellphone. Guys, i-connect ko na po siya dito sa aking cellphone. And also dito sa ating condenser mic and dito sa headset para yung makikinig po sa akin mamaya, ito po yung gagamitin niya. And then, ito naman po is ito, nakakonect na siya sa headset ko. So, for testing na po tayo ng microphone with song. So, kung ano yung quality na meron siya pagkakanta ka na. So, let's nakakonect na po siya sa ating condenser mic and nakakonect na rin po siya sa aking headset and nakakonect na din po itong ating V8 sa cellphone para sa video and also sa ating music naman po through Bluetooth naman. So, isa-search nyo lang po yung V8. So, let's start that.
that's it. Okay, hope you like our video for this vlog, and hope to see you soon in our next video, guys. And don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa mga videos namin. And thank you so much, guys. Have a nice day, everyone, and God bless.